So ayun guys, just an update. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari dun sa ang... Nangyari! Game over. Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng review for the Diamond Select figures ng Avatar The Last Airbender. So yung first figure na meron tayo is si Aang from Season 1. So actually, itong Season 1 na to is Wave 2 na siya. So magkasama sila ni Azula for Wave 2. Well, the Series 1 naman, ang magkakasama si Katara, Book 3 Aang, tsaka si Book 3 na Zuko. Actually, maganda yung pagkaka-package niya, yung window box, kasi kita-kita yung figure, kung ano yung mga laman niya sa loob. So, of course, this package comes with the character itself, si Aang. Yung second layer is yung glider niya. So, closer look kay Aang. Hawig niya yung nasa cartoon talaga. Although, yung iba, sabi nila medyo creepy daw yung smile ni Aang dito. Pero sa akin, no issues naman. Actually, ito yung pinakaunang last airbender ko na figure. So, sobrang cool and nostalgic yung feeling to have this figure. So, we also have here Momo. So, this package also comes with the open glider. Tsaka yung close na parang stuff lang siya. Tapos meron siyang libreng flight stand din. So actually ito pala is deluxe na packaging kaya marami siyang laman accessories. Just to share, kasi before parang hindi naman sikat na sikat yung airbender for toy manufacturers. So hindi nila masyadong ginawa ng mga figure yung last airbender na saga or yung cartoon. So ngayon, since most probably yung mga magiging collectors nito is yung talagang umabot sa era na to. Kasi of course, yung mga younger generations would have known Legend of Korra instead of si Aang, yung The Last Airbender na story. So ito, as a collector na naabutan itong saga na to, I'm very excited to have this figure. Ang galing lang kasi yung paglalagay mo dun sa glider niya is talagang kakapit siya dun sa mismong handle. Yun nga lang, medyo struggle lang yung paglalagay kasi syempre medyo limited yung articulation ng figure. So mahirap siya i-place. Kailangan mong hanapin yung tamang tempo so that you won't break anything kay Aang. Ako, nilalagay ko yung paa niya sa likod kasi pag nakalaylay kasi parang nalalaglag yung figure. So, para mas secured. So, overall thoughts of this figure, sobrang cool. So, you can recreate those flying actions ni Aang with this glider. And especially nga, kasi may libre siyang flight stand na bigay na rin ni Diamond Select. So, you don't have to really purchase a flight stand for it. Kaya, very cool. Very awesome package. So, ito yung staff niya. You have to switch the hand kasi dun sa mas malaking grip. Kasi yung currently na nilagay ko is yung mas maliit na grip for the glider. So, hindi ko na siya mas tatanggalin. Pero just to compare yung height, so mas matangkad yung staff ng few inches lang naman. Or centimeters. As in, sobrang liit na centimeters lang yung difference. So, next figure na bubuksan natin ay si Azula. So, same packaging din naman siya. Although, maybe you can see some other packaging ng Last Airbender. Yung parang standard Diamond Select. So, I think most or the first series na hindi exclusive is ganun yung packaging. But, so far yung mga nabili ko naman, well, I think most of the figures I bought were deluxe or exclusive, kaya iba yung packaging niya. So, uniform na yung window box na ganun. So, right off the bat, as you can notice, yung ginamit na gold kay Azula is gold talaga yung pagkaka-color, not like yellowish.
and she also comes with the interchangeable hands. So kaya lightning effect niya sa kamay. Meron din siyang lightning na effect sa paa pag sumisipa. And meron din flight stand. So ngayon, susubukan natin yung interchangeable hand na may kidlat. Actually, ito yung pinaka madali kong matatry kasi yung ibang kamay is naka-tape lang. Wala pa kasi akong storage for those accessories. So natatakot ako na baka pag tinanggal ko yung tape is mawala kapag nag-open ang package. So kung makikita nyo dito, very beautiful, right? So ang ganda ng pagkakakidlat niya. Tamang-tama yung pagkakagawa. Siguro ang only issue ko lang dito is medyo yung pagkaka-hinge, pagkakagawa ng hinge is mali yung pagkaka-place for my point of view, ah. Kasi tinan nyo guys, bumabagsak siya. So kailangan mo hanapin yung tamang angle para makuhanan nyo siya ng maganda do sa lighting effect. So moving on, we have here the Series 1. So mapapansin nyo, paurong ko siya ginawa kasi sa totoo lang, mas latest ko nakuha tong Wave 1 kasi in-order ko siya sa Amazon, guys. Actually, hindi ko alam na pwede pala yun kasi parang before, nagsasearch ako kung pwede mag-deliver sa Philippines. I think I tried eBay and Amazon. Kaso natatakot ako sa eBay kasi hindi ko sure kung paano mag-search ng legit stores. Well, hindi ko pa sure kasi, you know, during that time kasi hindi naman ako nag-online shopping. So, nandun yung iniisip ko na baka mas kama ko or something. Pero ito ang papansin nyo, kasi dinisinfect kasi siya ng tatay ko. Kasi yung packaging niya is parang brown box lang. Tapos nandun yung dalawang figure. So, nung dinisinfect ng tatay ko, hinugasan niya. So, nabasa yung parehong box. Though, sa akin, wala namang issue yun. Kasi hindi naman ako MISP collector. So, I usually take my figures out of the box. Kasi mas gusto ko sinang dinidisplay. So, Katara comes with her water effect. As I've mentioned nga guys, exclusive ata itong mga nabili ko. Kasi yung ibang nakikita ko sa reviews is meron Katara na yung water effect niya is parang ball lang siya, parang pabilog lang. So far naman, yung mga mabibili nyo sa Amazon is yung mga exclusive talaga. As in yung from Diamond Select na store, ah. Kasi pwede mong piliin dun kung anong store yung gusto mo. Pero may Diamond Select kasi talaga na official store. So dun ko siya binili. Kaya ito yung mga nakuha ko. So maybe Amazon exclusive siya. Sorry, I haven't checked it yet. Siguro makakomment ko lang dito. I think masyadong malaki si Katara for Aang. Though alam ko mas bata si Aang, kaso parang yung ulo kasi ni Katara, I think it's too big. So the last figure we're going to review is si Zuko. So kung makikita nyo, konti lang yung kasama niya talagang accessory, which is yung fire, tsaka yung stand niya. So wala siyang alternative hands na pwedeng gamitin for the effect. Well, maybe kasi yung effect niya is more of pwedeng sipa niya gawin more than the hand gestures. Kaya siguro ganun lang yung pagkaka-package sa kanya. So ito yung fireball na effect. Ang cool niya. So ang ganda ng pagkaka-translucent. Saka yung transition from the red papuntang yellowish dun sa tail nung fireball. Napakaganda din. So, nung before, hindi pa ako fan ng My Hero Academia, hindi ko pa nasusundan. I thought na bakit parang magkapareho si Todoroki tsaka si Zuko nung birthmark. So, sabi ko, ano ba to? Inspired ba to kay Zuko? Pero, dun sa backstory, kung titingnan natin, parang medyo pareho nga eh, no? Kasi parang first, parang pareho sila na may father issues. Then, yun nga, yung birthmark na yun is hindi talaga siya birthmark. Parang result talaga siya nung napasok siya. So ito yung height comparison with Azula, with Katara, and with Aang. So
So, di ba guys, kung i-compare nyo, parang medyo napalaki yung proportion ni Katara compared kay Zuko, kay Azula, tsaka kay Aang. Though si Azula, I think she's too tall naman for her height compared to Zuko. Pero ayun, parang yung proportion kasi ni Katara medyo napalaki. What you think, guys? So, ayun guys, just an update. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari dun sa Aang. Nangyari! Arte! Gusto ko lang i-share yung nangyari dun sa Aang figure ko. Feeling ko na dikit siya sa isa pang figure, so nag-smudge yung pagkaka-paint. So, ayan, nawala yung kilay niya. Saka yung sa ilong, saka yung sa bibig. So, dinisplay ko na siya dito. Para hindi ko na siya ma-aksidente sa iba pang figure. So, ayun. So, be careful sa mga diamond select nyo. Hindi ko sure kung pareho din mangyayari kina Katara. So, ayun. Doble ingat lang guys kasi madaling matanggal yung paint.